Good morning po sa lahat. Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo ng kababayan. Welcome po sa ating panibagong vlog, no? Ngayon po atin po pasyalan itong sabi nila ay project po ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, itong geothermal dito po sa bayan ng Laguna, kung saan ay nagpo-produce po ito ng malinis na kuryente, at ito ay malaking tulong po sa pag-supply ng kuryente sa ating lalawigan ng Laguna. Ito po, masilayan po natin yung umuusok po yung bundok dyan, no? Ayan. Talagang nakakamangha po yung mga proyekto ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Talagang pinakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Sa kasamaang palad lang, nung kasunod na administrasyon niya ay ginawa na itong privatized halos, pati na rin po yung South Luzon Expressway, North Luzon Expressway, no? Ginawa ng privatized po. Ayan. Ito po yung mga dambuhalang bakal na ito, mga kababayan. Hindi po natin alam kung ano ang laman niya, no? Napakahaba po yan. Mahirap po magsalita ng ano, baka ma-fake news tayo. Kaya nanawagan po tayo sa mga chemists dyan, mga scientists natin dyan, paki-comment na po down below yung mga dambuhalang tubo na nakahilira dito po sa highway, no? Dito po sa ating bayan ng Laguna. Ayan na po yung mga higanting mga bakal dyan, mga bayan. Kung nakalito po, no? Kung ano po ang purpose nito. Dyan ba dumadaan yung mga usok na nanggaling dito sa ilalim ng lupa na sumisingaw? At mayroon po sana tayong drone shot dito. Kaya maiksi lang kasi medyo malakas yung hangin. Nagre-reklamo yung drone natin. Ayan po, mga bayan, no? Mga tubo na yan, mga bayan, parang binabalot pa siya ng parang semento sa gilid natin. Ayan. Kaya yung project ni dating Pangulong Marcos talagang kinabangan ng ating mga kababayan. Sana kung hindi ito naging privatized, no? Kasi kung sa gobyerno pa rin ang may control nito, I'm sure yung ating bill sa kuryente ay mas mura. Yun lang naman ang hangarin ng Pangulong Marcos, na mapagaan ang buhay ng bawat isang Pilipino. Sa kasamang palad lang, nasunda ng kasunod na administrasyon, walang ginawa kundi ginawang privatize yung mga pagmamay-ari ng gobyerno. Nasundan pa, sinisiraan pa yung Marcos, no? Mandarambong daw. Ito ba yung mandarambong na yung mga project na ginagawa niya ay pinakikinabangan talaga ng sambay ng Pilipino? Binabaliktad nila ang kanilang gawain, no? Para mapasama. Ginagamit nila ang ibang mainstream media para sa kanilang sariling interest. Ayan, tinatakpan natin yung pangalan kasi sinasabihan tayo kaganina doon sa barangay na bawal makita sa publiko itong pangalan nitong private company na ito. Ayan, bawal po daw, no? Kaya tinakpan natin. Kaya hindi na tayo doon sa looban, no? Ayan, no? May mga tubo dyan, mga habayan, sa palibot nito. Ayan, no? Op, ang likot naman ng kameraman natin.